dito na naman tayo sa ano, sa more serious problem coming up is the issue of the OFWs coming in. Sa pagkangayon, meron tayong 24,000 stranded in Manila. And they are stranded in the sense that they are not allowed or they cannot go home because the local governments are not accepting them. So, merong na pronouncement na ang policy na they will not accept returning OFWs. Ang masama nito, kasi pag ganun ang behavior natin, Secretary Bello says that there are about 302 coming in a short while, and 62,000 are expected to arrive as soon as our airports are open. Not really confusion, but in the desire to protect their respective turf territories, ganon man. And I can say that if that is the way they would handle it, like a somebody who's really a chieftain of a city or a province during a pandemic time. Okay yan, pero alam mo, hindi naman lahat talaga nagkasakit. And it is very cruel actually to deny them to go home. Nandito yan sila sa hotel because they are not or they cannot go home. First, because of lack of money and resources. So I have instructed, was it last night, through Secretary Roque, that I am ordering the use of all government assets, whether it's really the air or the sea or the transportation owned by government, that they should be utilized in accepting and probably delivering them to their, if possible, delivering them to their homes, to their families. Na itong coming na 302 is an it's a big worry. Now yung 62 na dadating shortly, pag hindi ninyo tinanggap yan, makagulo tayo ang Pilipinas. Now let me be very clear. Let me talk about legality para wala tayong sakit ng loob. Nobody but nobody can really stifle the right of whether he is traveling and working outside and coming in, going home. Nagkaroon lang itong temporary an aberration in the movement of people because of the COVID. Ito ang sasabihin ko sa lahat. I said nobody but nobody. And only the national government can impose restrictions on travel because it is the only agency who can declare that there is an emergency of national interest. The issue is national interest. And that power to of declaration is not shared by anybody. It's the national government. Ngayon, may mga syudad na ayaw nilang tanggapin. You know, I'm ordering you to accept them, open the gates
of your territories and allow the people and allow the Filipino to travel wherever they want. Yung ano yung sequestration ng tao o lockdown should dovetail the national policy, or better still, as not to confuse the people, you are not allowed to unilaterally declare na ganito, you are closing the entry, the egress and ingress ng tao. Mahirap yan. Pagkagulo tayo, kanya-kanya kayong. So, if you want a measure to be implemented in your local government unit, ask permission from the task force. Because, alam mo, it involves many issues. One, in the name of humanity. Two, is the constitutional right. And ito yung pinakamabigat. It is the constitutional right of people to go home, to travel and go home. Do not impede it. Do not obstruct the movement of people because you run the risk of getting sued criminally. Yung ang agency, because it is the national government who declared there is a national emergency involving a pandemic, an issue of health, that power cannot be shared by anybody else. If you want, as an adjunct of government, maghingi ka ng permiso sa task force. They are the better position really to assess. Kabawa itong 24, so I'm ordering kasali na yung pera sa kung may naiwan pa sa 200 million, gastos yun rin ninyo yun para sa pag-uwi ng tao. Because the reason why they are here is connected with the issue of COVID. Nagsiuwian ito, diniport, kasi nga may pandemic involving the entire planet Earth. So the reason why they are deported or forced to go home is because of, maybe so as not to have a contagion involving a lot of in numbers. To contain it, ito yung mga tangang ating mga kababayan, pinapauwi. Tangkapin natin sila. Sir, yung pong order ninyo na 24,000 OFWs, lahat po yan ay na-test natin using PCR at lahat po yan ay negative. Kung sakali lang po na may makakalusot na nawala yung kanyang result at siya ay dumating sa LGU ng walang papeles, ang advice po natin sa LGU, tanggapin ninyo at ilagay ninyo sa quarantine hanggang dumating yung kanyang result. Sapagkat yung pong 24,000 po yan ay tested negative po sa PCR. Yeah. Doubly, more reason really for not refusing to accept them. Kawawa naman. Alam mo, you know, ladies and gentlemen, if you're listening, Pilipino to, kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. It's just a matter of time. You cannot service the entire 110 million Filipinos at once.
That's why I think it's ignorance only on the part of the LGUs. They don't understand, you know. So I think tama ko yung sinabi niyo, we should lecture to them. We should have seminars. I'm willing to give it even via Zoom, di ba? We're doing this anyway for LGUs. We can do it for them. We have to educate them. The 4,000 will be home to their own provinces by Thursday. It behooves upon the DILG to really see to it that everybody is delivered and returned to their homes, sa pamilya nila. Noong panahon ng good time, we were experiencing the benefits of the dollar. It formed a big part of our GDP. GDP is simply income. Ang ibig sabihin ng GDP is income. Noong income naman sa bansa natin, malaki because nandito ito mga OFW. Tapos ngayon, hindi natin tanggapin, what's the fuck? That's final. Mga mahal kong kababayan, ang gobyerno, may proseso na pag-modified quarantine, may mga lugar, pati may mga tao na exempted na sila so they can work. Gaya ng construction, malayo-layo naman sila, di man dikit-dikit yan. Pero dahan-dahan yan. Pero ito lang ang pakiusap ko. As I said before, kayong maglabasa na, baski na hindi nga kayo pinapayagan, lumalabas na kayo eh. Hindi ko naman kayo madampot, pati yung mga bata ninyo kung isali ninyo. But ito ilagay ninyo sa ulo talaga ninyo. Ha? Sa conscious mind ninyo palagi. Ang COVID ho, nandito pa. And yung pagpalabas ng mga tao, hindi ibig sabihin na tapos na ang COVID. Nandito pa rin. So, kung gusto mong lumabas ngayon, sa ngayon, wala pang medisina, walang vaccine, at your own risk yan. Kung maglabas ka, sabihin mo, wala mangyari, magandang antibody ko, gano'n, okay. Pero pagdating sa panahon, at nag-delirium ka na, at ginamit na yung ventilator. Yung ventilator is the last chapter sa hospital. May lagnat ka, tapos may oxygen. Pero pag ginamit na yung ventilator na yan, ibig sabihin yan, yun na yung maskara mo papuntang langit o saan. Bantay kayo dyan. Do not be reckless. That's the word. Huwag kayong masyadong pabaya na basta sinabi ko sa inyo, alcohol, hugas kamay, mask. Maglabas kayo, take all precautions para walang sisiyan. Gamit ka ng mask, gamit ka. Pag tinamaan ka pa rin, papanahon mo na. At saka, if you are not allowed to go out, especially yung bata, pero malapit na. I think by the grace of God, we will have the vaccine before the end of the year. So mag-asa na lang tayo sa mga marunong at saka mayaman na mga bayan. They are feverishly working on it. Pag nandyan na yan, ako na ang magsabi, labas na. Pag hindi ka lumabas, hilain kita sa labas, dito ka. Sige, pasyal na kayo. Kaya may bakuna na yan. Bakuna mo dahil tapos bahala na. But without the vaccine, it's really danger. It spells disaster. So, yun. Mask, hugas kamay. Mga bata, wag muna. Yung opening ng classes, that's a very
I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala nang aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably mine. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. So, remember that. Pati yung mga mayors, governors, kindly remember that they are Filipinos and that there's only one body, the government through the task force who can make pronouncements about lockdowns, about quarantine, or sequestration of whatever. Mahirap yan. Isa lang ang gobyerno. The national government makes the pronouncement. You just follow. And itong sabi nga ni General Anyo, ito, tinamaan rin ito ng COVID si General. Sabi niya, in 24, on his oath of being public officer, when you talk about official matters in an official discussion, your word is always under oath. So, sabi ni John Anyo, safe yan. Pag magkamali, may reinfection then, we will act accordingly. But anyway, he's the one who would, i-husband niya yung diula setup. Maraming salamat sa inyong lahat.